So, welcome sa inyong lahat na nanonood ngayon ng JasSuccess. I'm your host, Anna Soriano. So, yan. Sa lahat ng mga nanonood ngayon, comment nyo kung saan kayo nanonood ngayon. At kung okay ba kayo, ganyan. Location nyo, yan. Saan kayo nanonood ngayon. And for today, ayan, abangan na. Teka lang, antayin lang natin dumami ang ating viewers. Oh, ayan. Abang tayo. Pa-flash naman ako mga mods kung ano yung ano, ipamimigay nating PDF ni Joan. So, sa lahat ng manunood until the end ng interview ito, Joan will be giving away a free PDF guide. Ano yung guide? Ayun title ng ano, guide mo, Joan? Yung ano lang, to become, how, yung paano maging successful sa freelancing. Ayan, meron siyang giveaway. So, yon sa lahat ng mga tips daw yan. So, lahat ng mga manunood at i-share itong interview na ito sa inyong FB wall, comment nyo lang below ang shared and you will receive this free PDF file from Joanne. Ayan, medyo dumadami na ang ating viewers. Medyo maulan ba sa inyo? Maulan kasi dito sa amin. Oo, grabe ka eh. Joanne ay taga-buha. Bulacan pa ako pag reply. Maulan din. Maulan din ba dyan sa inyo? Comment nyo lang din. Ayan, meron mga viewers. Si Eva, si Ivan. Hello, Miss A. Hi, Joan. Watching here from Baguio. Hi, Ivan. Baguio City. Si A.T. Ginto. Si Alex. Hi, Anna. Hi, Joan. Hi, everyone watching from Manila. Si Jack Dalson. Pa-shoutout from Dasmariñas, Cavite. Ayan. Si Aubrey Tagayo. Hello. CJ Faraon, hello to all. Si Jeline, hello daw sa ating dalawa. Hello. Si Jamila Pasir Usop, good afternoon everyone watching from Lanao del Norte. Ayan, na-share na daw ni Ivan. Si Tintin watching from Pampanga. Si Robinson Simon, hello everyone, good afternoon, na-share na rin niya. Si Mahar, good morning pa lang Mahar, simula pa lang ang araw mo. Ayan. Si Raymundo M. Salazar, good afternoon, Miss Anna. And Miss Joanne, watching from Santo Tomas, Batangas. Heavy rain here earlier but stopped already. Ah, ulan din sa Batangas. Mukhang sa buong ano, no? Buong kalusunan. Ayan, si Sylvia. Oo nga, eh. Lakas nga din kanina, actually. Sylvia Sahot Quivedo. Ah, good afternoon. Gladys Ocampo. Lau, hello. Ayan, kay CJ daw sa Lipa ay ambon na lang. Okay. Si Shine, Miss Ayan, CC, Joanne. Watching from QC kahit nasa office pa. Hi, Shane. Ayan. Si Sure, hello from Lipa City. Ang daming taga Batangas. Si Janeline Rosagaron, good afternoon. Watching from QC. Ayan. Sa lahat na ulit ng mga nanonood, remind ko lang kayo na i-share itong interview na ito para ma-receive nyo yung free PDF guide ni Joanne, tips daw yon on how to start freelancing. So yon sa lahat ng mag-share, comment down, share nyo sa wall nyo and then comment down, share dito sa comments natin para ma-receive nyo ang PDF guide na ito ni Joanne. So yon for today, ang ating interviewin, hindi ko kami mention, si Miss Joanne Saguban. So yon, ikukwenta sa atin ni Joanne kung paano ang isang raketerang real estate agent ay nakakumikita ng 6-digit in 6 months lang. Yan, so ikukwenta sa atin ni Joanne yung kwento niya bago siya naging free. Ang tanong ko muna kay Joanne, bago siya naging freelancer, ano yung kanyang buhay-buhay muna, 'di ba? So mag-ano tayo, backstory muna tayo. So, yan, mag-hi ka muna Joanne sa ating mga viewers. Ayan, hello po. Good afternoon, Miss A. Hello sa inyong lahat, mga naka-tune in ngayon. Good afternoon. Sana ay samahan niyo kami ni Miss A sa aming chikahan. Yeah. Simula sa umpisa hanggang matapos. Ayan. Okay po, start na po. Ayan, my name is Joanne Saguban. Married with one son. I am a born-again Christian. Ayan, me and my husband are worker in our church. Kaya, ayun, team kami sa ministry, team din po kami sa freelancing. Dahil full-time, pareho po kami full-time freelancer.
pinofocus po namin yung social media management, real estate niche. Mm-hmm. At yun, bago yun, ako din po ay nagtatrabaho as accounting payable for 10 years. At kaka-resign ko lang po nung March this year, 2020. Nag-start ako as... Wow, sa ka? Nag-start ako as part-time lang sa freelancing nung last year, August 2019. Isa-isa muna, then nung dumadami na, nag-decide na ako na mag-full-time. And kasama ko nga yung asawa ko, trinain ko din siya. Dati po siyang Grab driver, and at the same time video banker service, ginagamit yung sasakyan namin para maghatid sundo dun sa mga executive ng mga officers ng BDO. So yun yung trabaho niya. So, ngayon, magka-team na kami, office mate ko na siya. So sarap sa feeling na ganun. So before that, ako din po yun, nagtatrabaho po ako sa accounting payable. At sumasahod ng hindi kataasan, hindi din po ganun kababa. Kumbaga, nasa standard lang. Kumbaga, pero yung sahod ko na yun, hindi siya sumasapat. Hindi siya sapat para mabayaran lahat, dahil ang dami po naming mga amortization like sa housing loan, yun, sa sasakyan. Kumbaga, kahit pagsamahin namin yung sahod ni Mr. at sahod ko, hindi po talaga kasya kumakasya. Laging nasa-short po kami sa budget. Yung tipong wala pa yung sahod, yung naka-ready na kung saan. Budget na para. Budget na kung saan para. Parang days lang, parang tipong hawakan mo lang ng ilang araw yung sahod mo, tapos biglang wala na. Dahil naglaho ng parang bula. Pero praise God po, kasi ako po, masasabi ko sa sarili ko na ako si Rocket Girl, dahil ayun, kung ano-ano pong racket pinapasok ko, like nagbebenta ako ng Avon, Natasha, Boardwalk, yung PC, yung personal collection, yun, mga ganun lahat. Tapos mga umaangkat ako ng like sapatos, bags, tapos pinapareseller ko, binibenta ko online. Tapos ito nga yung sa real estate, na masasabi ko na malaking tulong din po sa amin bilang ako as real estate agent, na nagbebenta din po kami sa Bulacan, all area ng Bulacan, Cavite, all area ng Rizal, saka sa Metro Manila. Bali po yung freelancer, yung broker ko po na napasukan ko, isa siyang freelancer broker. So kahit sa ang subdivision, pwede kaming magbenta. So yun na, malaking tulong siya, dahil kumbaga naka-cop up yung mga buyer rin dahil din sa komisyon na natatanggap ko, dahil kumbaga sa isang buwan hindi po ako nasisiro sa benta. Minsan lagpas dalawa, may tatlo. Basta sa isang buwan meron talaga siya. So ayun, yun ang buhay ko. Yun ang buhay ko nung hindi pa ako, laging ganun ang buhay ko. Church, bahay, tas racket. Kasi linggo lang yung linggo lang yung free time ko, yung day off. So yung pahinga ko na yon, tinitripping ko yan, kung saan-saan ako pumupunta para magbenta, yung meet-ups na yan. Yan, nanasagun yan, yung mga networking. Yan. Mapinasok mo rin, parang si Mar. Parang ano, no? Like parang sinabi mo, memory din ako dyan. Ayun. Parang ano sa atin ng pagiging raketera, mga nanay. Lalo na, na-realize ko din, Miss A, na lalo na nung alam mo na makukulang ka sa budget, yung alam mo pagdating ng sahod, alam mo na kulang yun. Gagawa ng paraan para hindi mahirapan yung diba? So, yun. And sa transition naman, kung paano ko na doon na, ang bilis lang, diba? Sa transition naman, kung paano ko naging
kung paano ko napasok sa freelancing. Kasi nagpe-pray talaga ako nun sa Lord. Sabi ko, God, gusto ko talaga magkaroon ng trabaho sa bahay dahil napapagod na talaga ako sa biyahe araw-araw. Talagang almost 5 hours yung nasuspend ko sa daan. At alam mo yun, kasi dito sa Bulacan, sa Marilao kasi ako, this yung trabaho ko sa monumento. Tapos tumasakay ako niya ng bus. Ang traffic niya. Grabe yung traffic ko. At sumasakay ako ng bus na nakatayo simula dito sa pagsakay hanggang pagbaba ko. Tapos simula din pagsakay ko dun sa pinagalingan ko dun sa trabaho. Hanggang pagbaba ko dito sa amin, talagang laging nakatayo. Siksikan pa, yung tipong hindi ka makaganon, hindi ka makagalaw. Kasi, para magkakapalitan na kayo ng mukha nung katabi mo. Kaya sabi ko, Lord, hirap na ako sa sitwasyon ko. Talagang iniyak ko siya sa Lord na bigyan ako ng chance na magkaroon ng trabaho nga dito. Hanggang, ayun nga, gumawa-gawa ako nun ng channel sa YouTube. Tapos nakita ko si Sir Jason, nagbiglang nag-flash dun sa screen. Yun nga yung interview siya noon si John Pagulayan. Oo, siya yung ini-interview ni Sir Jason noon. Tapos sabi ko, wow, ang galing naman niya. Kumita siya ng alam mo yun, mahigit $300,000 per month. Sabi ko, wow. Talagang amazed ako. At that time, sabi ko, Lord, gusto ko rin na maging ganun. Parang unang-una na nagkaroon ako ng knowledge about the freelancing, yun at yun kaagad yung nakita kong video. Tapos yung pinanood ko na, sinubscribe ko si Sir Jason sa YouTube, hanggang yung sa inyo, yung mga interviews mo sa ibang freelancers na panood ko din. Tapos talagang... Anong year to, Joan? Last year, mga May... last year lang, bale. May katapusan. Tapos sabi ko, parang nandun din kaagad sa akin yung leading na sige, tuloy lang. Kasi, di ba, pagka nandun yung eagerness mo para gawin yung isang bagay, talagang maano, okay, magkaroon ka ng mga motivate ka palalo. So, yun. Hanggang nag-enrolled ako, June 2019. Tapos, ayun, yun na, doon na nag-start. Nag-enrolled ako May, wala pa pa. Kasi pagkapanood mo ng Joe, anong interview, parang hindi ka na kagad nagpatumpik-tumpik. Talagang nag-enroll ka na kagad. Na-convince ka na. Oo, grabe. Yun talaga kagad yung feeling noon. Tapos wala pa akong pera-pera noon. Talagang sabi ko, mangutang ako. Talagang nangutang ako noon. Tapos biglang, syempre pag nag-enroll ka, wala pa kami internet noon Yung data-data lang. Wala, hindi pa kami nagpakabit ng word talaga. Pero may laptop ka na. May laptop wala pa. Na. Wala pa. Wala pa rin. Okay. Dahil nga sa hirap ng buhay, sabi ng asawa ko pa, nagalit pa siya nun sa akin, sabi. Kasi di ba, pag nag-enroll ka, syempre, arali mo na lahat-lahat yun, bibili ka ng dito ganyan, tapos, alam mo yun, magpapakabit ka na ng internet, kasi kailangan mo yun kasama yun sa na gagawin dapat. So, yun. Tapos, talagang sa umpisa, against siya doon. Pero talagang sabi ko, hindi, gagawin ko to para sa, parang sa isip ko lang din yun. Parang hindi ko na lang din siya pinakinggan. Hindi mo siya pinansin. Pareho tayo. Ang kined mo lang muna natin, sir. Kined mo ko siya. Oo. Mutang ako sa credit card. Ayan, si Sis. Ayun. Tapos, ayun din na nag-start na nag-aral ako ng sa ano muna yun Tuloy ka na ba? Oo, sige, Gora. Doon na nag-start, inaral ko yung actually, Miss A, yung course ko ngayon na yung, dalawa kasi in-enrolled ko, accelerated, tapos nag-upgrade ako into package. Pero hindi ko pa siya na-aral lahat. Kasi nagkaroon na ako ng client.
Bale, ang naano ko lang noon, ang naaral ko lang yung VA module. Oo, hanggang doon ka lang. Sinuha ko kasi certificate na mga vitamins na yung pinanood ko. Parang nag-concentrate lang ako doon. Tapos ayun, nag-apply ka na. Gano'ng tagal mo natapos yun, Joan? Yung ano, yung sa hanggang yung VA, ano lang. Obviously. Natapos ko siya mga July 17. So after dahil naging ako nun eh, kaya hindi ko ma-focus. Yeah. Dahil, so, nag-work ka pa sa ano, corporation. Tapos, inaral mo siya for 1 month. For 1 month. Tapos sabi ko noon, pero talagang inaral ko with prayer talaga, sabi ang naghingi talaga ako ng wisdom sa Lord, ng yung leading niya kung ano ba talaga yung gagawin ko. Plus yung mga napapanood ko sa mga interviews mo that time na nagbigay sa akin ng mga insights para kung anong gagawin para maging maayos yung buhay sa freelancing, na tumaas yung rate, yung mga ganon. So yun, hanggang nag-apply ako at ang ginawa ko po kasi, sabi ko kasi noon, kasi naghanap ako ng niche talaga na pa-focusan ko. So yun, unang-una talagang binigay na leading ang Lord sa akin yung sa real estate, dahil yun nga, may background na ako na as a real estate agent dito sa Pilipinas. So yun na rin yung hinahanap ko talaga. So every time na maghanap ako ng job post, related talaga siya sa real estate. Tapos tas marketing talaga yung inano ko eh, yung pinifilter out ko. Hindi, wala pa talagang iba yun. At simula sa umpisa, yun talaga. Kasi, kumbaga, inano ko sa puso ko, ano ba yung pinakagustong gusto kong gawin na pag ginawa ko to, kung ma-focus ko to, mag-e-enjoy ako. Tama. Yung passion ko rin kasi is ano eh, yung selling. So yun. Uh-huh. Yun talaga yung ginawa ko. At hindi rin po ako magaling mag-English. sabi kasi nila pagka real estate, 'di ba? Nandoon yung mga cold caller, mga ganun. Pero hindi yan ang pinupuntahan ko. Bale kasi 'di ba, sa real estate maraming mga trabaho diyan na pwede ka. So yun yung pwede ako, doon ako nag-focus at talagang in-enhance ko siya. In-excel ko siya hanggang nakakuha ng 17 clients ngayon. Bongga! Yes. So, pero yung 17 clients na yun, kasama ko din yung husband ko nun. Kasi yung nga, siya Grab driver. Tas kasagsagan din kasi ni Miss A dati na talagang pahirapan yung kita sa Grab. Talagang humingi siya dahil yung tipong traffic masyado, tapos yung marami nang nagga-grab din. So yun, talagang train ko din siya kasi natuto na siya yung profile, ako gumawa ng profile niya sa Upwork eh. Yung profile niya kasi inano ko din ng portfolio, tapos nag-apply. Siya na lang nagpa-interview. Tapos pagka na-hire, ibibigay mo na sa kanya para siya ang gumawa. Hanggang ngayon, ganyan kami. Magulat na lang yan siya. Dati nagugulat pa siya eh. May nag-message. Kala niya, yung tipong invitation lang, pero hindi in-apply ko siya eh. Tapos yung dati nagugulat siya ganun, pero ngayon parang normal na lang sa kanya na pag may nag-reply doon, may nag-message, alam niya na nag-apply ako. So parang normal na lang sa kanya yun. Parang yung mga ganun. Na nagugulat. Pero babalik tayo, John, di ba natapos mo yung course ng 1 month, tapos nag-resign ka ba agad-agad? Hindi, kasi yung nangyari noon, kasi diba ang daming bayarin nun eh. Ang daming bayarin. Kaya sabi ko, parang nagpipigil din sa'yo para huwag mo na mag-resign. Ako. First client ko kasi August noon. Oh, so actually, after a month din. So after a month, July, August, nagka-client ka na?
Opo, hindi rin po ako nag-client agad. Sa first client talaga mahirap po talaga siya hinahanapin. Talagang ganun din po eh, dumandid po ako sa ganyan na hindi kagad ako nakakuha ng client na naubos ko si yung free connects na friends. As now, bumili ka na ng connects afterwards kasi paid na si si membership. Oh, bumili ako ng dalawang beses pa. Tapos nung pangalawang beses, doon na ako. Ang dami kong ina-applyan, dami kong sinubmitan, pero yung alam mo yung lahat ng ina-applyan ko, same talaga siya. Hindi ako nagpapapalit-palit ng applyan na bukas, e-commerce bukas, iba naman pag may yun talaga ang hinahanap kong jobs, kaya yun hanggang ayun na dumami na siya nga. Pero bago natin balikan yung madami na ngayon, gusto ko kasi parang ipaalam doon sa mga viewers kasi meron mga nagme-message na like sabi mo hindi magaling sa English, tapos wala ka ding internet, wala kang laptop nung nag-start. So kailan ka nag-start na mag-invest na, kasi nag-invest ka na sa course. Kailan ka nag-start na bumili ka na ng laptop, nagpakabit ka na ng internet? Ito na ba yung nagka-client ka na or Hindi pa, bali po kasi yung friend ko, binigyan niya ako ng yung lumang-lumang laptop niya na hindi na ginagamit. So, sabi ko, oo, tapos yun, bless niya ako, nabigyan ng laptop, tapos yun, yun ang ginamit ko. Tapos nung medyo may kita na, yun talaga yung unang binili ko laptop. Uh-oh. Tapos nung medyo kumita naman din, nag-upgrade pa ako ng isa pa. Uh-oh. Yun ang ginawa tapos ko. Tapos yung internet mo, kailan mo pinakabit? Nung nag-enrolled ako ng sa VA bootcamp, talagang... Uh-oh. Sinet up ko na kaagad siya, nagkabit kaagad ako, tapos tama may friend ako na nag-bless sa akin ng laptop, tapos yun, bale, nagawa kaagad yun within that week eh. Kaya tuloy-tuloy. So decidido ko talaga, gagawin ko to, gusto ko to. So after kailan ka nag-decide naman na, teka, magre-resign na ako? Ito ba yung bago ka nagka-client or nung may client ka na sa, at kumikita ka na sa ka nag-resign? Kasi first client ko kasi last August 2019, tapos August September si number 2, tapos parang sunod-sunod siya every month, di ba? Nag-update yun ba kinukulit, di ba? Sabi ko hindi pa kasi ako handa nun dahil nasa corporate pa ako. Parang gusto ko na pag nag-usap tayo, parang focus din yung sasabihin ko na hindi bias, 'di ba? Yun, kaya yun ang ginawa ko. Bali, ayun, part-time ako nun. First client ko August, tapos hanggang dumami siya, naging dalawa, tatlo, apat, siguro mga November or mga December, parang nasa kami noon, yung client namin nasa 6 or 7, pero hindi pa rin ako nag-resign doon dahil sabi ko inaaral ko talaga siya kung kailangan na bang mag-resign or hindi pa. Pero kasi sa amin, yung sa akin kasi, kaya isipin lang na baka isipin ng iba, hala, kaya ba niya sa dami ng 17 clients? Sa akin po kasi hindi ko kinukuha yung full time. Lahat mo siya part time, kaya umabot 17. Ng 17. Oo, ang pinaka na, hindi ka na natutulog. Wala ka namang eye bag. Eye bag. So baka sabihin, nilalong ko ba tayo ni Joan? Kaya niya talaga. Pero, tama po. Pero yung talagang nagkaroon ako ng strategy din po talaga na ayoko din talagang kumuha ng full time. Parang at first talaga ayoko ng full time dahil gusto ko na yung halimbawa ganito. Full time, 'di ba? Full time, 5 clients. Full time, 'di ba? Usually 40 to 15 hours per week, 'di ba? So, ang ginagawa ko,
first client, second client, pag may first, di ba first client, tas second client, I always make sure na itong number two, mas mataas siya dito. Tas, pag nakakuha naman ako ng isa, mas mataas siya dapat. Mas mataas yung rate. Yung rate. Kaya, yung ganyan yung strategy ko kasi na sa umpisa pa lang eh. Kasi din yung mga na-research ko, tas parang ini-implement ko lang din sa sarili ko. So yun, na instead of kukuha ko ng full-time na 50 hours per week, ang ginagawa ko, limbawa, ito, 10 hours, so may 50 hours ako per week. So si first client, 10 hours. Si number 2, may 10 hours din siya. Tapos, number 5, number 5. Oh, so, I always make sure po talaga na pag ito yung rate ko, kailangan mas mataas na siya dito. Pag next client naman, dapat mas mataas siya dito. Next client naman, mas mataas pa siya dito dapat. And yes. No, fifth clients, mas mataas pa siya dapat kay fourth clients ko. So, 'di ba? Makes sense, 'di ba? Kasi 'di ba kung may full-time client ka na isa lang, 50 hours per week, ang nangyayari, isang rate ka lang, 'di ba? Isang rate ka lang sa kanila. Unlike po na pag may part-time ka na pa iba-ibang rate na oras. Tama, iba-ibang rate sa kanila. So, mas okay yun. So, yun yung ginagawa ko ngayon. Ganyan din yung tekniko nung nag-start ako. Kasi talagang dito, ikaw ang bahala din talaga sa rate. Walang masasabi sa'yo na, teka, hindi ka worth ng ganito. Mm-hmm. And since lahat naman na-hire ka ng iba't ibang client. So, tama nga yung technique na yan. Technique yun. Kasi parang sa akin, parang nakakapagod yung parang full-time. Parang hindi ko nakikita yung sarili ko na ano. Sabagay, iba-iba naman, di ba? Iba-iba yung trip natin. Pero yung sa akin, kasi ganun yung gusto ko na mangyayari mangyayari dahil maganda nga yung may ganyan ka na kagad na thinking at saka yung mindset mo na nakaano na hindi mo tinreat na parang teka sa isa lang ako mag-focus kasi yun nga yung medyo nadadapa yung mga newbie na nag-focus sa isang client and then later on nawawala na yung client. Tama po. Kasi yun din yung na-research ko po. Sabi, ang marami po kasi nagtatanong na ay marami din po nagsasabi na yung freelancing po parang hindi siya pang stable. Pero yun pala yung na-realize ko ngayon na stable din siya basta meron kang iba-ibang clients na madami. Huwag ka lang mag-focus sa isa. Dapat meron kang number 2, number 3, number 4. Pero dapat part-time lang sila lahat para pag nawala si number 1, number 2, number 3. Actually, may clients kaming wala ngayon na 6. Kasi 23 sila lahat eh. Pero 17 lang yung active. Kasi yung iba, grabe ka. Sa 17 pa lang, napawaw na nga sila. May 23. Yung iba kasi, pero kasi Miss A, hindi siya para pang maramihan na oras. Kaya parang kala mo, wow, ganun. Pero hindi eh. Merong 5, merong 7, merong 8 hours per week. So, depende na lang sa kaya mo at kaya din nila yung rate mo. Namamanage mo yung time mo for desk clients kasi may hati-hating oras ng paggawa sa kanila. So, hindi rin ito, hagarda. At saka flexible po lahat. Flexible hindi rin po ako kukuha ng client na talagang may fixed hours sila. Joan, hindi siya per hour, fixed price lahat ng per mga hour po. Alam mo, nakuha din akong tips sa'yo, Miss A. Kasi minsan may nagtanong dun sa group natin na ganito, ganyan. So, ang sagot mo dun kasi, pwede kang kumuha ng hourly at saka fixed. Kanya, yun yung magdodouble yung income mo pag gawin mo. So, yung ginawa ko. Very good. Yun, diba? Kasi mahirap na lahat per hour kasi mag-overlap minsan yung tama. Work mo.
sa mga clients. So kung meron kang fixed price, hindi mo kailangan mag-tracker dun sa isa. Tapos yung isa naka-tracker, di ba? Doble-doble ang key. Tapos, may tanong dito kanina kasi si Jeline, ayan, magkano ang highest target rate niya? Pero hindi, bago muna itong tanong ni Jeline, magkano yung rate na nag-start ka? Ano yung pinaka-starting rate? Okay. Nag-start po sa, kasi di ba yung sa course natin, yun sa sinasuggest lagi na 5 hours. Hindi tayo bababa ng 5 hours, di ba? $5 per hour. So, yun ang ginawa ko. So, nag-start ako ng 5, tapos kay second client, 7, tapos nung, tapos naging 8, kay third, tapos kay fourth, naging 10. Tapos nung kay fourth naman, nung sabi ko, parang nag-merge na lahat ng mga skills, parang napapag-isa ko na siya. Sabi ko, try ko nga maggawa, gawin kong 15. So, ayun, umabala naman na 15. So, nag-15 ako kasi sabi ko nga, di ba, lagi kong ginagawa na hindi ako kumukuha ng rate na kung ano yung in-progress rate ko ngayon. Tapos, same pa rin sa client ako. Hindi ako nag... Talagang yung inano ko, talagang standard na sinusunod si Joan. Ayun. Kaya yun, 7, naging 10, 10, tapos nag-15, tapos na 15, 18, tapos naging, yun na, 20. Tapos, ba ng 20? Ayun na ba yung pinaka-highest mo ngayon? Ngayon 20, tapos may dalawa na, dalawa ba or tatlo? Tatlo yata. O, tatlo. Tapos, ayun, yung, dahil may 20 na ako, 25 naman. Kaya ngayon, 25. May nakuha ka ng 25. Target mo yan or may nakuha ka ng 25? Actually, kahapon may client dapat ako eh. Tapos, okay na, kala ko, okay na. Tapos, saya-saya pa ng kwentuhan namin. Tapos, tawanan. Parang, alam mo yung, kasi during interview, laging gano'n nangyayari. Pagka iisa po kasi yung niche mo, parang alam mo yun na, alam mo na yung sasabihin mo. Parang sinasabi pa lang ni client yung kausap mo. Alam mo na bali yung karugtong nun kasi isa lang yung niche mo eh. Parang alam mo na yung ibig niyang sabihin. So ang nangyayari, gano'n ang nangyayari, tawanan na lang, imbis na nag-i-interview siya, parang nagkukwentuhan na lang lagi, parang gano'n nangyayari sa mga... Conversation na lang yung dating yung... Gano'n. So, kahapon dapat may kukuha naman. Tapos ayaw niya yung... Hanggang 15 lang yung kaya niya, sabi ko, hindi. Nalang hanap na lang. Wow! Si Joan na po ang pangatanggi sa client. Hindi mo kayang rate ko, goodbye. So, ayun niya. Okay. Ang kagandahan. Maging stick lang tayo dun sa gusto natin na maging... Design rate. Truly. Pero yun, natutuwa ako kasi ang galing ng naging technique mo. Actually, ginawa ko din talaga. Pero talagang tama ng ganun. Kasi pag binibuild natin yung profile natin, like, yun, nag-start ka sa $5 per hour, then naging $6. Pag nakita kasi ng client yung profile mo, tsaka yung mga feedback sa'yo, yung pagtaas ng rate mo, hindi ka ko-questionin. Tama. Kita babayaran ng gantong halaga. Kasi kung once nakita nilang, ay, deka, may 5 ka eh. 5 ka lang eh. Pero may nag-hire sa'yo ng 6, may nag-hire ng 15, may nag-hire ng 20. So, teka, magaling po. Kasi may progress yung rates mo. So, yun, hindi ka ko-question. So, dapat talaga, may ganun tayong thinking or may ganun tayong know your worth lang talaga lagi natin sa puso yun. At pamuha yung know your worth talaga. Lagi natin naririnig yan, diba? At huwag natin baratin yung sarili natin. Kasi pag baratin natin sarili natin, hindi, tayo lang din kawawa. Kasi, diba? Parang mapapasok. Sabi ng client afterwards na, ay, hindi kita kayang bayaran ng gantong rate. Kasi hindi ka naman worth it ng gantong rate. So yun, meron kang katibay, may feedback sa'yo. So talagang yun posible na maging 6-digit earner kasi which is not top. So ibig sabihin lang nito na na-exceed na nung kita mo ngayon yung nandun sa kita mo nung nasa corporate ka, tama? Ayun. Ano nga eh, times 15 o times 20 pa? Bunga! Kasi hindi, di ba pagka regular employee ka naman, hindi rin kalakihan yung sahod eh. Sapat-sapat lang din. Na tipo, kaya ka nga naghanap ng pwede pa, di ba? Dahil hindi kasya. Pero yun, thanks God din po talaga dahil hindi, yung alam mo, Miss A, yung
yung ano ko ngayon, yung skills ko ngayon, hindi ko naman masasabi na talaga, hindi ko masasabi na akin talaga kasi wala talaga ako. Hindi po ako magaling eh. Talagang si Lord lang po talagang nag-bless sa akin. Si Lord lang parang talaga lahat. Parang yung skills na meron ka, yung ano lang, yung normal lang para sa isang nag-work from home. Parang ganon. Pero kaya tayo kumita ng above doon sa kinikita. Oo, diba? Kailangan lang meron tayong owner mindset. Truly. Na, diba? Kasi parang kung ano, nakaano ka nga, parang dahil pinag-pray mo, parang, alam mo, natutuwa ako sa kwento, kasi parang ganyan din yung ano ko eh, yung nag-start ako, pag pinag-pray mo talaga kasi, parang nililid ka ni Lord. Tingnan mo, last year ka nag-start, eh, pandemic na ngayon. Oo. Tapos, ito, parang kailangan nasa bahay ka na lang. Tama, di ba? Kaya talagang, sakto ng God's ano leading. God's wisdom. Kaya tama. alam mo rin Miss A, every time din po na nagpapasa ako ng proposal or ng cover letter dun sa mga job na ano, talagang nililay hands ko yun. Oo. Yung ginagawa ko, hindi yung lay hands na sa Lord, sana akin na to, sana ibigay mo na to. Ang nililay hands ko yun. Dahil, kumbaga, already claimed ko na yon. Lord, thank you for this job. Thank you for this opportunity. Thank you for this client. Laging ganun ang nangyayari. Kasi pagka-claim mo yon si Lord naman, hindi naman siya madamot eh. Diba? At basta maging specific ka daw sa hinihingi mo. Tama po. At yun, simula po nung hiningi ko to kay Lord, sabi ko, Lord, alam mo, hindi ko hiningi yung ano eh, yung magka-work lang ako or magkikita lang ng 40,000 per month o 50,000 per month. Hindi ko yun hiningi kay Lord. Talagang from the very beginning, talagang hiningi ko kay Lord, bigyan mo po ako ng 6 digits per month. Wow, ayun, napaka-specific ni John. Talagang yun ang binigay din ng Lord sa akin kasi at isang sa mga ano lang din sa mga as God's follower din po na talagang maging faithful lang din po talaga sa finances natin, sa tithes, sa mga natatanggap na blessing, talagang maging thankful din tayo at magbigay din po, mabalik natin yung ano, yung dapat para kay Lord. Yun, yun ang yung sikreto. Kasi pagka faithful ka naman, si Lord na bahala, i-bless ka niya. Basta yung nakatama lang, naka-tune in lang ng sakto yung puso mo. Yun. Tama. Ito, may tanong si F sa'yo. Sabi niya, Ms. Joan, nung may full-time job po kayo, paano ninyo na-manage yung clients niya pagdating ninyo sa bahay? Please share your tips po. Siguro ito yung time na may work ka pa sa corporate. Mm-hmm. Okay. Kasi ang nangyari po kasi hindi ako masyadong pressured dun eh. Dahil, yun nga, umpisa pa lang, trainain ko na yung husband ko na dating Grab driver at yun yung trabaho niya. Trainain ko na siya. As in, masasabi ko na hindi po din siya gaanong marunong sa computer pero talagang willing siya eh. Kaya yun, trainain ko siya hanggang si first client, third client, hanggang iba pang mga clients, siya na yung ano, tinutulungan niya ako. Kaya pagdating ko, check na lang, ganun. Truly. O, ito si ate mo yan, Tato. Nabasa ko kanina na proud ate siya sa'yo. Ate mo nga ba ito, si Gabby? Ano ba? Ano ba? Katim ko yan, Miss A. Katim ko yan siya. Na umpisa. Ay, naawas ka na daw niya. Humigil ka na. Magpaawat. O, kapag ano, may agency ka na ba? Nagtago ka na ng agency? Hindi pa po. Team pala po. God willing kasi pandemic po ngayon. Kaya sabi ko, God willing naman, bahala na si Lord. Pero yun yung, yes, yun yung, ano, yun yung desire ng puso ko na yung agency ko din, hindi siya yung ganito yung gusto kong mangyari na, halimbawa, pag nagka-agency ako, hindi yung parang pang matagalan na, halimbawa, mag-hire ako, tapos dito ka sa akin hanggang kung kailan parang gusto. Parang itatali mo sa kanya. Itatali mo sa ano mo. Gusto ko lang na tumulong, na mag-build pa sa akin. Tapos pagka may profile ka na, sige. Pagka may client ka na, sige, let go na. Ganon. Parang pag-start lang siya. So, parang yung purpose ko rin para ma-help ko din talaga yung mga freelancer na gustong ano, ganon. Oo, kasi parang
parang naging ano eh, client magnet ka eh, kung tutuusin. Kasi nung pag nagsa-start ka talaga, na yung maganda yung ano mo, maganda yung adhikain at maganda yung mga ginawa mong hakbang para ma-build ang profile mo. Talagang makaka-attract ka ng client. Parang mas madali, mahirap kasi talaga yan para sa mga newbie na sa umpisa makahanap ng first client mo. Pero pag later on, tulad na kayo ni Joanna, parang ikaw nang tatanggi, ay ayoko sa'yo. Tsaka ang kagandahan din po pagka meron kang iisang niche lang, iisang utak lang, iisang wala kang hindi pressure eh, parang mag-e-enjoy ka pa. Enjoy lalo ka na pala. Nag-e-enjoy talaga. Ako nag-e-enjoy ako sa trabaho ko eh kasi yung halata passion naman ko, hindi ka mukhang stress. ano kasi 'di ba pag love mo yung ginagawa mo, talagang ayun, kailangan may passion sa aura mo kapag mahal mo yung ginagawa mo at masaya ka. Hindi siya Christian. Tama, hindi ka Christian, diba? Ano, born again? Born again. Tama ba? Christian po. Christian, diba ba? Iba ba yun? Teka lang, nalilito na. Christian po. Hinawakan po kami ministry ng husband ko. Yan, kaya yung trabaho, yung ano namin, yung routine ng buhay namin, church, tapos bahay, yun. Talagang magandun kami sa lahat. CCF ba to or Victory? Parang ganyan po. Pero sa amin, Masaya Mission International Ministry. Pero parang same faith lang din po siya, full gospel, yung kagaya ng Victory, yung ganun. JL, mga ganun. Ayan, sabi ni ate mo, ay, ng ka-team mo, siya rin po ang nagpo-push sa akin sa freelancing jobs. Dati ako nagtuturo sa kanya. Ngayon siya na po ang nagtuturo sa akin. Oo. Mm-hmm. Ang galing na ni Joan. Ayan. Testimony ko din po sa kanya, okay. Yung kapatid ko. Ka-team ko kasi siya. Nung lockdown kasi, di ba, lockdown March. So, yun, naging ka-team ko siya. Hanggang nagkaroon siya tawag dito ng experience din sa mga pagtulong-tulong niya sa mga clients ko. Ngayon, ano na siya, naka-build na siya ng sarili niyang profile ng clients. Yan. Yan kasi yung gusto ko din mangyari na parang pag tinulungan, parang pag i-hire kita, hindi ka forever sa akin. Pang start lang yun. Para yung iba naman. Truly. Para hindi lahat parang nakatali ka na. Parang iba naman. Iba naman ang tutulungan natin. So, nagka-client ka na ng 23. Tapos, pero, ikaw nakwento mo na sa akin kanina, pero sabihin din na sana. So, kailan ka na nagtuluyang lumisan at nag-resign sa corporate? Corporate. Nung sabi ko, nakalimutan ko ikwento. Yung anak ko kasi talagang yun motivation ko talaga na isa pa lang, no? Isa pa lang. Nalak kasi siya sa bahay ng 45 minutes. Wow, na hindi na hindi sinadya ng yaya na-lock yung So may yaya ka na nung time na nag-work. That time. Pero ngayon wala na. Kasi nasa bahay na eh. Oo. Na hindi siya sinadya. Pero talaga ngayon yung nag-trigger sa akin na push ko talaga siya. Kaya yun. Kasi kailangan meron kang motivation kang gano'n, may goal kay. Kasi pagka wala, empty din yun kung saan ka mag-uumpisa. Hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa. Pero kung meron kang motivation sa puso mo na kailangan gawin ko to para sa pamilya ko, para sa anak ko, magagawan mo ng paraan. So, kailan ka nag-resign? This year lang, no? March lang po, March. Saktong-sakto. So, puso na ba si COVID nito nung March? Oo. Pa-start na. Pa-start na siya. Last month ng March or last day ng March or first week mga, ng March? Mga 15? 15 or 10? Saktong-sakto. Oo. Paano na yan? Quarantine na yun. Ang galing talaga. Maganda nga. Kaya maganda talaga, lagi nagpe-pray, lagi nag-aas ng guidance, laging kailangan alam mo kung kailan mo paganahin yung faith lang, alam mo kung kailan mo paganahin yung wisdom, kasi kailangan may God's wisdom tayo na may leading ng Lord. Ang ganda ng plano sa'yo. Pero ito, si Shine, ikaw daw ang pusher niya. Nag-introduce sa freelancing. So, ka-team mo rin ba ito si Shine? Oo. Ka-team ko rin yan siya.
Bongga. Ito si CJ, sabi niya, nakakatuwa naman ang testimony mo, ate. More blessings to you and your family. Ayan, sabi Thank you. Attractive kasi siya. Oo. Pag ano eh, pagka ano, iba yung ano eh, yung tawag dito. Pagka nasimulan mo talaga ng maganda yung ano mo, yung na-jumpstart mo yung profile mo. Tama po. Kailangan na-attract mo yung mga client. Ikaw na yung tatang. Oo. Tsaka sa akin, lagi kong inaano eh, yung skills na to hindi sa akin. Lagi kong sinasapuso na this is came from God, na kailangan, yung binabaraw ko lang siya, na itong skills na to, anytime pwede siyang bawiin sa akin pag hindi ko napalago, kung hindi ko na-manage ng mabuti, tapos ibigay sa ibang freelancer na mas worth pa kaysa sa akin. Kaya kailangan ma-manage ko siya. Kailangan may owner mindset ako na kagaya ng mga clients. Di ba? Oh. Hindi lang yung mindset natin pang freelancer, kailangan yung mindset natin parang clients ka rin. Kasi di ba yung skills natin, business natin to eh. Kaya kailangan alam natin to ipaganahin. Alam natin to kung paano laruin. Truly. Eto, si Mariden sabi niya, thank God daw at nakita niya to. So, parang start din tong kay Mariden. Churchmate ko siya. Ah, churchmate. Okay. Yan. Nung nag-start ka no, ano, Joan, hindi ka nag-join ng mga Guide the Dazzle Challenge, on your own ka lang talaga nag-hustle, no? Opo. Talagang yung ano ko eh, yung prayer lang talaga eh. Kasi hindi po talaga ako magaling, Miss A. Hindi po talaga ako magaling. Well, pero talagang tayo, ganyan ang parating claim natin. Pero hindi tayo napupunta sa kung ano tayo kung ngayon. Kung hindi talaga tayo magaling. I think talagang magaling ka lang talaga. Lahat ng blessing lang talaga ni Lord. Kasi, di ba, siya yung nag-shine si Lord sa akin sa buhay. Truly, oo. Kasi gusto ko lang ding parang sabihin yung point na ang VA Bootcamp may Guided Hustle Challenge talaga tayo. Talagang ginawa na, we make it a point na every month talaga magkaroon. Pero talaga, kung tutuusin, yung course mismo lang, sapat na para sa ating, sa mga sapat na siya. Kasi parang pangdagdag boost lang dun sa medyo nagwawala ng lalo na yung support mo niyo. Unless nagsistart ka pa tapos wala kang ito ganyan. Yung suppers natin kasi malaking help na yun para yun yung papakita mo sa ano mo eh, sa client mo. Sa client mo, oo. Yung iba kasi parang nawawala ng ano eh, ng tiwala sa sarili na parang hindi kaya, pati mga interviews. Like, tingnan nyo si Joan. Aminado siya. Kahit ako din, aminado rin ako. Na parang pagdating sa Inglesan, hindi tayo magaling. Parang nagda-doubt ka agad tayo. Natatakot ako sa English. Marunong tayo mag-English na itatawid natin. Pero hindi yung tipong kagaya ng magagaling na kuwento talaga, di ba? Oo. Yung tamang magsastop ka para. Pero yun naman yung in-workout ko ngayon. Kasi kailangan kailangan din talaga natin gawin yun. Mag-enhance na mag-upgrade. Tama. So yun, parang ayun kasi yung ano, parang nagsastop sa iba. Pero like Joan, hindi talaga yun hindi siya nagpapigil at hindi pwedeng pumigil dahil lang ano, nakatakot siya na baka hindi siya makabayad ng bills na ano, na pagka nag-resign and all, diba? Pero yun, dapat lang talaga, desidido ka. Kasi yung sarili mo lang talaga yung ano mo dito. Magiging kaaway or pipigil sa'yo para hindi ka mag-access. Talaga, minsan sarili natin talaga eh. Sabi ko, wala akong ganito eh. Hindi ko alam kung paano. Pero, nandyan na lahat eh. Si search, re-research mo na lang. Kailangan mo lang sipagan. Truly, oo. Yun na nga. So, yan. Sabi ni Dibelen, God's will is good, pleasing, and perfect. Pray lang, guys, and have faith in God. Oo, truly. Pagka talagang ano, talagang pinagdasal mo, hiningi mo, kung ano talaga yung gusto mo, ibibigay talaga sa'yo. Si Beth Terado, inspired by your story daw siya. Ayan. Thank you. Si Dibelen, be a good steward din. Oo, parang ano kasi din, pagka minsan kumikita ka na, no, parang gusto mo lang din makatulong sa iba. Mas iba rin yung balik nun eh. Kapag kumikita ka na at the same time nakakatulong ka sa iba, parang mas lalo kang bless.
yung purpose mo pagka blinis ka ng ganito, parang hindi mo sa sarili ni na kailangan akin lang to, parang akin ng akin ka lahat, kailangan mag-share din eh. Truly, oo. Parang yan din yung isa kong natutunan dito nung pumasok din ako sa freelancing, na parang kailangan malaman ng iba na ano, na may freelancing na kaya nila din mag-work from home para hindi na rin sila mag-work. Lalo na sa mga nanay, di ba? True, oo. Para ayun nga, lagi ko sinasabi, parang nakadesign ang freelancing para sa mga nanay, kasi yung mga gustong tumulong sa kita, sa finance, sa pag ano, sa expenses, 'di ba, natin sa bahay, nakaka-work na tayo at the same time yun, kasama pa nga natin yung anak natin. So yun ang motivated sa iyo para mag-resign na, kasi nga yung nangyari sa anak mo, 'di ba? Ang hirap. Isa pa lang 'yan, 'di ba? Isa lang 'yan. Ayan. True. Yan, sabi ni Raymond, I admire the humility of Miss Joan despite her obvious success. Oh, obvious naman, di ba? Ang saya nga ni Joan ngayon. Hindi kita pa naman sa kanyang mga mata. I kept doubting myself. Yan. Oo, yun talaga ang kalaban natin. Yung ano, pag doubt. Yung sarili, lang, pero alam mo, Miss A, sa umpisa lang yan eh. Pero pag nakakuha ka na ng first client mo, parang mabuboost na yung confident mo na ayaw ko pala. Magdagdag pa nga, ganun. Oo, diba? Kaya nga si husband mo nung una, diba, parang nagugulat kapag ka merong, ano, pag merong nag-reply. Pero later, masasanay ka lang. Ay, parang alam mo, parang normal na lang sa kanya na ano, may nag-message. Tapos parang hindi na siya nagugulat. Normal na lang sa kanya na, kasi kuha na yan siya ng, mag-set up na yan siya para mag-usap silang dalawa. So, truly. Oh. So, yun, masasabi mo bang ano, nakatulong talaga yung ano, yung course sa iyo para ano, para makakuha ng client. Opo, kasi umpisa pa lang, 'di ba, yung napanood ko nga yung Sir Jason. Kung hindi ko yun talaga napanood, wala, hindi ko alam kung saan ako mag-umpisa. Kasi talagang, 'di ba, yun yung desire ko na nandito na nga lang sa bahay. Tapos yun, talagang yung leading ng Lord, sinusunod ko lang. Yung instruction niya sa akin, sinusunod ko lang. At nung nag-enrolled ako sa accelerated, actually, kung masabi ko man na, ang tawag dito, hindi ko masabi na hindi siya maganda, hindi siya talagang makakatulong sa atin. Kung hindi nangyari to. Pero nangyari, talagang masasabi ko na very helpful talaga sa akin. Kaya kahit hindi ko pa natapos yung accelerated, talagang nag-upgrade ako. Kasi investment ko yun eh. Oo, later pwede nung balikan yun lahat. Package eh. Kaya yun. Nakatenga pa lang siya. Panoorin ko siya pagka may, pagka may time or kung gusto kong upgrade ng skills. Pero ngayon kasi, Miss A, parang hindi ko pa nakikita yung sarili ko na mag-iba ng niche. Kasi, ito si Gladys, sabi niya, I love your perspective po. Very encouraging when you say, hindi ako magaling, pero look how far you've come. I needed to hear it. Oo. Pa-humble effect lang to si Joan. Nasabi niya lang, hindi ako magaling, pero ang galing-galing niya. Okay. Hindi pa ako magaling, hindi pa ako magaling mag-English. Alam mo yung ate ko, yung nag-comment kanina, lagi akong inaano niya. Sino-correct? Sino-correct? Okay lang yun, basta 6 digit per. Kasi Miss A, na-realize ko din siya na hindi siya talagang very needed. Basta marunong ka lang mag-English. At kailangan diskarte. Ayun ang laging tinatanong. As long as nagkakaintindihan kayo ng client, hindi kailangan na sobrang fluent ka mag-English na malalaya sa longga. Kaya mga pang beauty queen chervalo ang datingan. Kasi dito talaga, pagka meron ka talagang willingness na matuto, pwede mo i-improve yan later on, di ba? Ayan, sabi ni Jessica, correct, if you help others, God will provide. Oh, ito si Jessica, ganun din to eh. Ano nga yung dinodonatan mo, Jessica? Pero ayan, alam ko din to si Jessica, relate siya sa'yo. Si May, nakukompleto mo po ba ang 8-hour sleep, Miss Joan? Oo naman, feeling ko. Kompleto. Yes. Ba siya may eyebag? Wala, diba?
Minsan ano, minsan natutulog ako. Siguro pinaka maiksing oras natulog ko mga 4 pero bibira lang yun, 4 or 5. Pero kasi natutulog din ako pag matulog yung anak ko, sinasabayan ko para matulog siya. So ayan, pag tulog yung anak ko, tulog din ako. Oo, parang ang kagandahan din natin dito sa nag-work from home or freelancing, no? Parang hawak natin yung oras natin. Mm-hmm. Gusto ko matulog, gusto ko magpuyat, okay lang. So, hindi ka masa-stress. Hawak ko yung oras ko din, Miss A. Like yung, like nung isang araw, masama yung katawan ko, talagang parang may lamig sa likod. Isang buong araw akong hindi nag-duty. So, yun. Uh-oh. Yung mga ganun, okay lang kay client. Basta next day, ano mo yun, parang bawiin mo na lang sa next day. Kaya yun. Basta ano eh, basta nagkaintindihan lang kayo ni client at magawa mo yung mga gusto niyang mangyari sa business niya, sa mga strategy niya sa marketing. Yan. Go lang. Once na-prove mo na rin yung sarili mo sa client, ng quality of work mo, at nagsabi ka lang din, at naging honest ka sa kanya na, o teka, baka hindi ako makagawa ngayon. Pwede yan dito, mm-hmm, hindi kaya sa corporate na, wait, i-schedule ko muna ang sick leave ko, hindi ako pwede for today, yung mga ganyan. O, tapos pag naubos na, wala. Wala na, hindi ka nabayaran, di ba? O yan, si Gladys nagpapa-adapt sa'yo. Hindi po siya nag-aampon. Kapansin si Ate Sips. Ito. Si Shine, sabi niya, oo, kiber na kahit di magaling sa English, basta six digit earner. Oo, truly. Ayun nga sabi ko, di ba? Bueno ngayon na magaling sa English, basta six digit earner. Ayun, sabi ni Jessica. Donate si Jessica sa UNICEF. Yan, isa rin sa mga magagandaan at kain sa buhay. Ayan, nagpa-partner pa po yun ngayon. Sorry, ang ingay ko. Kaya pala sabi ko kanina, parang hindi masyadong prepared si Joan para sa interview. Binuking ka, nagpa-partner ka ba daw? Alam mo, kanina, straight to kaya yung buho ko, Miss A. Tapos yung bakla, nung nalaman niya na may event pala ako, kinulot-kulot niya dito. Kaya sabi ko, sana babalik na bukas. Pinakailaman ng mga kulot-kulot ka. And sabi, ako din nagpakulay. Oo nga, si Mahar. Isa din si Mahar. No? Ayan yung si Mahar na ayaw mag-interview, pero pinaghandaan naman, nagpakulay pa. Mm-hmm. So ganyan ang peg. Kasi karamihan ng mga ibang students natin, pag in-invite ko for interview, talagang maraming nagde-decline. Like si Joan nga, sabi niya, hindi pa kasi siguro siya ready that time nung in-invite ko siya. Si Mahar lalo. Siguro pang-apat. Oo, na nag-reach out, diba? Pero ako si Mahar yung nag-push, sabi niya, Miss A, tawagan mo nga si, sabihan mo nga si Joan, magpa-interview na. Kasi lagi nga silang natutuwa dun sa post mo lagi sa student group na, teka, nag-start lang to, mm-hmm, ng ganito yung client. Tapos ngayon, ilan na? 17, naging 23 pa. Mm-hmm. Parang, diba? Hindi sila makapaniwala. Kaya sobrang gusto nila marinig na yung story mo. So yan, eto na. Sinishare na nga ni Joan ang kanyang kwento. So dahil pa 6:30 na, dahil ang dal-dal namin, sabi ni Joan, kaya parang haba naman yung kwento, Miss A. Sabi ko, kaya mo yan. So punta na tayo sa part ng mga, ano yung mga pwede mong tips sa ating mga newbie na nagda-doubt sa sarili, hindi magaling sa English, walang experience, mm-hmm, sa freelance, wala pang laptop, wala pang internet. Ano yung masasabi mo or maiiwan mo sa kanilang Okay, ang mabigay ko lang po na tips ng una, syempre prayer, kailangan maghingi ka ng guidance by Lord at kumbaga dapat meron tayong initiative kung ano yung love nating gawin sa sarili natin, kasi marami naman diyan virtual job na pwede nating gawin ayon angkop dun sa gusto natin, ginagawa natin. Mm-hmm. So yon, hanapin mo yon. Kung love mo na marketing or love mo na sa e-commerce or love mo sa admin support or customer service, yun ang gagawin mo. Yun ang i-filter out mo sa mga job post. Maraming job post po na everyday or thousands of job post na meron.
At yun ang hanapin natin. At wag kayong ang tawag nito, hindi pa iba-iba ng apply. Like, halimbawa, ito yung nakita mo ngayon, e-commerce, tapos applyan mo. Tapos kinabukasan, may nakita kang admin, applyan mo. Tapos iba naman, kinabukasan marketing, applyan mo naman. Parang halos lahat na lang applyan mo. So, hindi siya advisable. Parang, ang mangyayari kasi parang, yung cover letter mo, hindi siya maayos, hindi siya ma-update ng ma-update kapag paiba-iba ng applyan mo. Iba-ibang niche ang gusto mong gawin. Kaya dapat hanapin mo yung pinakagustong-gusto mong gawin at yun yung a-applyan mo. At kung hindi ka matanggap, sige, push lang, go lang. May tamang client para sa'yo. At i-update mo rin, tanungin mo yung sarili mo, bakit hindi ako natatanggap? Bakit hindi ako pinapansin ni client? Baka naman yung cover letter mo, hindi siya okay. So, tuwing hindi ka pinapansin ni client dun sa cover letter mo, kailangang i-update mo yon. I-update lang ng update, tapos same pa rin na niche yung applyan mo. Kasi saan ba talagang makakuha ka ng the one? Truly, oo. Sige. Bago ko mag-announcement, ito, sagutin mo muna yung tanong ni Jennifer. Hindi po ba mahirap pag madami ang client mo? Kasi sa narinig ko, yung iba no need na madaming client, nilakihan lang nila yung hourly rate para no stress. Kagaya nga yung pinansin, ay yung sinabi ko kanina, halimbawa, meron kang, yung sa akin kasi, hindi full-time yung mga kinukuha ko. Tala, lahat siya part-time. And in a way na rin, na pag halimbawa mawala si client number one, number two, number three, number four, number five, number six, hindi siya masasabi mo na hindi masakit kasi parang yung income mo nandun pa rin, intact pa rin siya na malaki. Sabi ka na. Tapos yung ginagawa ko kasi, yung based lang din sa experience ko, yung kagaya nga sinabi ko kanina, si, di ba sa fifth client, sa meron kang full-time, tapos may 50 hours ka per week sa isang client mo na full-time, ang ginagawa ko, 10 hours, ibang client, naman kay second, third, fourth, fifth. So, 10 hours. So, dapat lang, alam natin laruin. Lahat kasi sa akin, part-time eh. Kaya hindi siya, alam mo lang, ang dami-dami, parang ang hirap. Pero hindi po. Lalo na yung kapag barat si client, ang inaano lang yung sa akin, lalo na yung mga matataas kong rate ngayon, 5 hours per week lang. Pero sumasahod ka ng sapat-sapat. Kasi diba, 5 hours per week, kung mataas naman yung rate mo, parang panalo na rin. Yes. 5 hours per week lang din. Oo. So, at saka, yun nga, January, parang ano din yan, isa rin yan sa mga natin, technique natin mga freelancer dapat talaga na huwag mag-focus sa isang client. Kasi nga, yun, kung mataas nga rate mo, tas isa lang yung client mo at nawala naman, edi nga ka na, diba? So parang tinuturo din namin dun sa mga lab students na huwag ka magsasettle sa isa lang. Dapat talaga lagi kang may backup kasi ikaw yung magpapastable nung pag-freelance mo. Parang, kasi yun, parang at least 5 clients. Tres, at least 5 clients. Dalawa ka pa, tapos nalang ka ulit. Hindi mabigat. Oo, hindi kami mabigat. So, yun naman kasi... Kasi diba sinasabi natatakot yung iba na mag-settle dito sa freelancing dahil nga hindi daw stable. Pero kapag marunong kang, kumbaga, good player ka, wow. Hindi eh, makuha mo yung technique na ganito pala dapat. So, yun. Para sa akin, ganun yung technique eh. Tama. Ikaw talaga yung magpapastable ng career mo dito. So, yun. Kung mag-stick ka talaga sa one, talagang sasabihin mo, balik na lang ako sa corporate ulit. Kaya yung iba na talagang mag-freelancing. Kasi hindi nila alam yung dapat na strategy. So, si Joan, alam niya yung strategy. Dapat gawin. Dahil yun sa bootcamp. Dahil yun sa VA bootcamp. Dahil ang laking tulong po talaga ng course natin, Miss A. Lalo na sa mga post pa lang. Panalong-panalo na pag may mga questions doon. Kahit hindi ka mag-comment kung yung... Pero yung may mga iba na sumasagot, nakakuha ka ng insights eh. Kaya...
Yun. Tapos, panalong, suggestion pala ako sa'yo, Joan. Ano po? Nag-enroll ka naman sa complete course, aralin mo lang yung part doon na ano, yung next level freelancing, and yung road to 100K. Mayroong mga techniques pa kasi doon para lalong makakumita ka ng mas malaki pa, ganyan. And yun yung bayad para sa agency and all. Para matulong mag-jumpstart pa yung ano mo. Tsaka nag-enroll din ako kay, ano, kay LJ. Yun. Ah, enroll ka din sa ano niya, FB ads. Oh, ako sa warrior niya. Parang ano din yun, connect yan na real estate and FB ads. Bongga, oo. Good luck sa'yo. Ayun, game. Mag-share screen lang ako at bilang pa-overtime. Overtime na nga. Ang daldal kasi. Ang daldal ko kasi. Teka, share ko lang yung screen ko. Ay, anong nangyari? Nakikita nyo na yung screen? Nakikita nyo na ba? Nakikita mo na, Joan, yung screen ko? Oo. Okay, sige. Mag-announcement lang tayo since overtime na. Ayan, announcement. So, sa Wednesday ulit, next week, JasSuccess interview with Erica De Guzman. Why she pursued freelancing even after her client had left her without pay. September 30 yan, 6 PM. Okay, alam ko din tong story actually ni Erica. Na-meet ko pa to nung ano, flip meetup namin sa Cavite. Cavite ba? Tama ba? Oo. Yan. So, ma-inspire na naman kayo sa isang kwentong ito. At nadadalang tao din to si Erica ngayon. Buntis din siya. So, don't forget to watch with Phoenix to, ha? Phoenix Jackson. Dahil sunod-sunod akong nag-JasSuccess. Si Phoenix naman. Ayan. Tapos this coming Saturday, September 26, 8 PM, meron naman tayong webinar, How to Learn New Skills Quickly and Effectively for Freelancers. So sa mga newbies dyan na gusto matuto kung paano, eto, manood kayo ng webinar ni Jason sa Sabado, alas 8 ng gabi. Yan. So yan yung ano, ayan yung summary lang ng ating mga webinars for the month of September. So nag-start nung September 5, How to Start Work from Home Career nung 19, Avoid Freelancing Scams. Tapos yun, this coming Saturday nga, How to Learn New Skills Quickly and Effectively. May mga replays naman to. So kung hindi na panood yung mga previous na webinars, balikan nyo lang. Ayan, nasa web page yan at nandito rin sa Flip. Tapos dun sa mga katulad namin ni Joan na gusto mag-work from home, matuto kung paano yan, mag-start. Enroll na kayo. Enroll na. Masaya sa loob ng ano, student group. Totoo. Ayan. bibootcamp.ph/enroll. Parang ano, parang hindi lang kayo magkakaklase, may kapamilya ka pa. Ha, may kapamilya. Tama. Diba? Access na. So, yan, hindi masasayang ang iyong in-enroll kasi pwede mo lang siyang balik-balikan. Gaya ni Joan na hindi pa prepared, i-continue yung complete course, nandiyan lang siya. Pag-balik. Yes. Diba? Babalikan niya lang. Pero kung wala pa namang budget for the meantime, ayan, punta mo na kayo sa free course natin. May freevacourse.com naman. So, 5 days yan na magsasend kami ng email sa inyo for 5 days para matuto kayo paano mag-start. And marami ding mga YouTube tutorials, and pwede ka rin mag-Google, pero yun, medyo matagal lang yung proseso. Kasi kung mag-enroll ka, naka-outline na. So, hindi mo na kailangang matagalan para maging katulad ni Joanna, na 6-digit earner, diba? So, yan. Enroll na, mga guys. Tapos yung packages natin, tatlo. May skill package, which is $3,990. So, accelerated naman, $7,990. Ito yung mga kasama dun sa package, sa complete package naman, yan yung in-upgrade ni Joan. Andito na lahat. Tapos may bookkeeping, may SEO, better English, kung di ka ganun sa English, freelance writing for non-writers, tapos may Facebook ads and social media marketing, tapos SEO and web design. Tapos, meron na rin tayong individual courses kasi dati packages yung available. So, kung gusto mag-individual course, punta ka lang sa vabootcamp.ph/shop. Ito yung mga available na courses na pwede mong enrollan ng individually. And yan yung prices. Check nyo na lang yan. Sa vabootcamp.ph/shop. Tapos, yung sinasabi ko kanina kay Joan, na i-take niya yung next level freelancing courses, naka-individual na rin. So, may 101, 102, and 103 available for $2,990 each. Yan. Kasi kasama yun sa package kung ano. Kasama sa package. Truly, ayan. So, kung gusto mo naman makatipid, pwede ka mag-bundle of three.
for 7,990. So, mas makakatipid ka. Pipili ka dun sa individual courses na ng tatlo, 7,990 lang yung price niya. So, malaking tipid. So, yun. Enroll na. Para maging six-digit earner. Enroll na, guys! Avail all of this and complete course at 19,990. And get to join a monthly coaching call by Jason Dulay. Exclusive lang to para sa VAB complete students. So, that's all, folks. Thank you for watching. Teka lang. Balik tayo. I-stop ko lang ang pag- share. And yun, ang sobrang ano, sobrang ang dami kong narinig na story na talagang uulit-ulit na may inspire ka kung bakit ka nag-work from home. And isa tong kwento ni Joan na ano, na laging nagbumabalik sa akin yung ano ko din, yung nagsa-start ako na talagang si Lord may plano talaga para sa atin. Kapag talagang ano, pinagdasal mo, hiningi mo, bibigay niya talaga sa iyo. Kailangan maging specific ka lang kung ano ba talaga yung gusto mo, diba? Specific. So, truly, oo. So, yung sa lahat ng mga nagsa-start, kung gusto niyo ring maging katulad ni Joan, pwede niyo siyang i-message, magtanong kung di siya busy. Tanong niyo si Joan kung paano yung ano niya. Pwede na kayo, guys. Truly, oo. Pwede niyo ulitin tong interview niya at ma-inspire ng paulit-ulit din sa pinagdaanan niya. At yan, ngayon, isa na siyang successful. Sana may ma-inspire. Sana may ma-inspire naman. Oo naman. Ano ka ba? Huwag ka nga dyan. Kaya sabi ko nga sa'yo, matagal na kita ngayon. Kasi I'm sure, marami talaga. So, kayang-kaya nyo rin mag 23 clients kung gugustuhin nyo. So, yan. Thank you, Joan, sa pagtanggap ng interview. Okay, thank you po. Thank you. Thank you everyone for watching. And yun, bye-bye, guys. Share niyo itong interview na to, ha, guys, para ma-receive niyo yung ano, PDF guide ni Joan. Thank you for watching. Good night, everyone. Bye! Okay, bye! Bye-bye!